Ano ang kaibahan naman ng paghahain ng reklamo sa Office of the President dito naman sa Office of the Ombudsman? May authority din ang Office of the Ombudsman to suspend. May iba dyan, ang suspension ng Office of the Ombudsman umabot pa ng 6 months. But ang Office of the President, very clear po sa local government code na hanggang 60 days lang ang suspension nila. That's why yung issue about the DILG na hindi nagbigyan ng nabigyan ng award, yun dapat ang isubmit sa answer ni Governor Edwin sa Office of the President. Isubmit niya na is a binigyan siya ng award, hindi siya abusado na governor, hindi maganda yung pamamalakad niya sa probinsya niya, isubmit niya dapat yun sa answer. For this case, wala pa siyang sagot na submit sa Office of the President. Dapat bigyan mo na ng pagkakataon si Governor Edwin na sagutin yun. Iba kasi ang procedure ng Office of the President compared dyan sa Ombudsman. Kasi ang Ombudsman, normally ang issue dyan, graft and corruption, mga pag-aabuso. Actually, the same yan with respect sa Office of the President. But ang Office of the President is only exercising it in the exercise of its supervisory function. Supervisory function kasi nakalagay po sa ating local government code at sa ating salikang batas that the President of the Philippines only has supervisory function sa local government. Wala siyang control sa local government kasi yung local government, in essence, may autonomy, may local autonomy. Unlike sa Office of the Ombudsman, it is a constitutional body na ang purpose nila tagabantay sa lahat po ng mga ahensya ng government, lalo na pag may pag-aabuso. But in this case, hindi basta-basta ang Office of the Ombudsman na mag-suspend. Kung hindi, mayroon talagang bibigyan ng pagkakataon na magpaliwanag, may panel pa of investigators na mag-investigate bago sila mag-decide. So yun ang pagkakaiba ng Office of the Ombudsman from the Office of the President. Ito pa, attorney, ang payo na ibinigay diretso na sa Supreme Court kung magmo-motion man or ko-questionin itong suspension. Pag halimbawa po, attorney Mark, kinatigan ng Supreme Court itong si Governor Hubahib, di ba, sinuspindi siya, preventive suspension. Kung kakatigan siya ng Supreme Court, ano po ang mangyayari doon sa maling desisyon or maling ipinataw na parusa sa kanya mula sa Office of the President? Meron bang pananagutan yun? For example, maset aside yung decision ng Office of the President kasi on the ground that there is grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. May reinstate si Governor Edwin. Aside sa various states siya, kung may mga compensation siya hindi natanggap because of that sa nawala siya or the suspension siya, matanggap niya yun. Yung mga benefits na nakuha niya na na-deprive sa kanya due to the preventive suspension. But hindi naman grounds na may pwedeng balikan niya ang Office of the President. Kung hindi, part yan sa proseso, part yan sa proceedings na kung may pagkakamali, hindi naman maging final yan. Pwede pa yan i-review sa Supreme Court in the exercise of its certiorari power. Luging-lugi pala yung nasa mga local officials kasi pwede silang magpataw ng suspension. Pero pag pumabor naman dito, wala lang. Ibabalik lang sa kanila. Wala palang suspension din doon sa mga official. Tsaka walang safeguards, ano, partner? Oo. So hindi rin sila pwedeng makasuhan ng grave abuse sa kanilang authority na mali ang implementasyon considering o hindi dumaan sa tamang proseso. So hindi naman kasi may tinatawag, that's part of the process. Kasi in every department, they're subject to the review ng judicial department. Like for example, Office of the Mayor, NTC, mga ganon, part yan, kung may decision sila, hindi maging final yan kung subject pa rin yan sa review power ng ating korte, like the Supreme Court of the Philippines. Ang sabi po, tinanggalan po siya ng security details, police at sundalo after ng mga insidente na yun. Wala nang, kumbaga, parang
ramdam niya na ginigipit na siya, pwede ba niyang questionin din yun kung bakit siya tinanggalan? And at the same time, meron pa siyang nabanggit na anything na magkaroon ng mass demonstration, eh posibleng pinagbigyan utos na raw ang security sector na buwagin yun. That's why nga, so tayo mga Pilipino, dapat bantayan natin ang ating government. Because at the end of the day, dapat natin i-remind sa ating government that sovereignty resides from the people and all government authority emanates from them. Ang ibig sabihin doon, that public office is public trust. Pinagkatiwala lang natin yung function nila, yung opisina nila, galing yan sa taong bayan. That's why dapat natin bantayan in any government agencies, from the office of the president down to the barangay. Bantayan po natin sila kasi pinagkatiwala lang natin yung kapangyarihan nila. Pinahiram lang natin sa kanila yon, the real authority galing sa taong bayan yan.